Bienvenidos y buenos días, mga vivientes, entero país y entero mundo. Ay, ako na naman po ito, si Chabaka na Kusinera. Ngayon po, gagawa tayo ng sinigang na lapu-lapu. Paborito ko po. Ito po yung mga sangkap na kakailanganin natin. Isang piraso, balik kalahating kilo. Yung lapu-lapu na i-ano ko lang, i-cut ko lang siya na into two portion. Tapos, ito, asin, kailangan natin, konti lang. Then, kailangan din natin ng sibuyas. I-slice natin ito mamaya. Tapos, isang kamatis din, i-slice din mamaya. At, ito din, ginger, konti, maliit lang, para ano lang siya, pangtanggal lang ng lansa. Tapos, ito, yung long green na pepper, optional lang siya, pero tatlong pieces pwede natin gamitin, optional lang. Then yung gulay, since paborito ko yung okra, so dinamihan ko na, mga 100 grams lang yung okra. Tapos ito naman talong, dalawang piraso lang, in-slice ko na. Tapos yung string beans, mga limang piraso lang or anim. Tapos, hiniwa ko lang siya na into two portion. Tapos, yun lang. Yun lang ang mga sangkap na kakailanganin natin. Nailagay ko na po sa screen yung mga tamang sangkap. Again, ang tamang sangkap, ang tamang measurement, ang base kasi yan sa atin eh. Tayo yan gagawa yung measurement base sa taste natin. Hindi natin pwede i-depende sa measurement. Kahit gamitin mo yung measurement, pero hindi pa rin masarap. So, dapat base yan sa taste natin. So, tara na. I-start na natin. Punta na tayo sa kusina ko para makita nyo na. I-start na tayo. Unahin muna natin yung tubig. 1 liter lang. Buksan muna natin yung apoy. Para pa-iinitin na natin yung tubig. Tapos, lagyan na natin yung mga ingredients, tomato. Oop, nahulog yung green bell pepper. Okay. Tapos, yung onion. Yung ginger. Yung green, pepper, mamaya pa siya. Asin. Antayin muna natin hanggang makulo yung tubig. Iboboil lang muna natin siya kahit isang beses lang. Tapos isunod na natin yung fish, yung isda. Yan, kumukulo na siya kahit konti. Guys, nakalimutan ko pala ipakilala sa inyo si Mamacitas, yung sinigang na sampalok. Konti lang ang ilalagay natin para hindi sobrang maasim. Depende na rin sa taste nyo. Haluin muna natin. Since ang sitaw, matagal-tagal siya magluto, unahin muna natin ang sitaw. Ayan. Katamtaman lang yung pagkaasim niya. Kaya konti lang nilagay ko. Ayan, pwede na natin i-add yung isda. Para maluluto na siya konti-konti. Stack pa na natin. Pwede na natin isunod yung talong. Ito po. Isunod na natin. Pati na rin ang sili. Pakaluin natin ng mga 10 minutes para ma-sure natin na luto na yung luto talaga yung isda at saka yung gulay. Maya-maya, isunod na natin yung okra kasi mabilis lang naman yung okra maluto.
Pwede na natin ilagay yung okra. Takpan natin ulit. Keep it for 2 minutes. Tapos okay na siya. Luto na siya, guys. Pwede na natin i-serve. Muchas gracias for watching. Next time again.